Kahapon pa pala dapat isa-serve ng NBI itong subpoena. Yun nga, sa House hearing, kung maalala niyo po, natatandaan niyo po, umaten kahapon ng hearing itong si Tambaloslos. I mean, si Sara Duterte. Yun nga, pagdating ng NBI sa batasan, nakipag-coordinate na daw sa Sergeant at Arms at nakaalis na itong si Sara Duterte nung sila ay dumating para naman magtungo sa Veterans Hospital. So ayun, hindi po nangyari kahapon. At ngayon po, lumusob na, eto na, kailangan nang iserve ang subpoena from the NBI kay Sara Duterte. Malala, ano ho, sobrang lala na pagtatawanan lang na itong si Sara Duterte, itong subpoena na ito, yung kanyang mga sinabing salita, yung kanyang mga pagbabanta. At ang sinisisi pa niya ay ang mga kababayan natin na out of context daw yung kanilang or mali daw yung pagkakaintindi nila doon sa kanyang mga binitawang salita. Sobrang lala na po. Madalas ko itong banggitin. Malala na talaga. At uulit-ulitin ko na kung ikaw ay naniniwala pa rin kay Sara Duterte, mas malala ka na. Ito, VP Sara, laughed off NBI's plan to subpoena her. Yun. Yan din ay sabi daw ni De La Rosa na pinagtawanan lang ni Sara Duterte. Pinagtawanan lang. So siguro ito yung hudyat para tignang mabuti, para itigil na or supilin na, lagyan na ng katapusan or end yung mga katulad neto na politiko na naghahari-harian. Na akala mo talaga ay kaya ang lahat. Na akala mo talaga ay dapat hawakan or kaya nilang hawakan sa liig ang lahat. Yung rule of law, nawawala na talaga eh. Hindi naman ever iginalang neto mga katulad ni Sara Duterte, yung rule of law. Tapos sila ngayon ang umiiyak na feeling victim, na sila daw ay penalized or whatever. Ganun eh. So sa ngayon, ito po, ang NBI ay dumating na sa tanggapan ni Sara Duterte ng Office of the Vice President. Ito po ay ngayon lang, ngayong araw na to, November 26, para nga maisilbi itong subpoena. Sa press con kasi ni Sara Duterte noong November 23, sinabi niyang ipinagbili na daw niya na patayin si Pangulong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, First Lady, at syempre nga si House Speaker Romualdez. Hindi daw yun banta na matatawag. Hindi daw active na banta yon. Yun daw ay pwedeng sabihin lang na conditional threat. Ha? Meron palang ganun. Kung ganituhin mo ako. Pero pahiya sa puntong ito si Sara Duterte. Kasi nga sabi niya, concerned daw ng national security ang ganitong klaseng banta kay Marcos Jr. Pero yung mga banta daw sa kanya ay binaliwala ng National Security Council. Meron palang banta sa'yo. Saka ka lang magngangawa na may banta sa'yo kung kailangan mo na rin bantaan ng ibang tao, matindi na. Hindi na talaga ito tama. So ayan, sabi rin ng mga netizens na sana hindi na daw pagpaliwanagin pa itong si Sara Duterte. Damputin na daw yan. Hindi naman kasi agad-agad ganun yun. Pagpapaliwanagin muna. At kung yung kanyang paliwanag ay hindi sapat, hindi pwedeng or hindi niya kayang i-justify yung kanyang mga sinabi, mahirap yan, mahirap na i-justify. Mahirap na pong gumawa ng lusot doon sa kanyang mga pahayag na yon. Doon na, sasampahan ng kaso. Pero ako'y naniniwala, dahil nga sa binitawan ni Marcos Jr., ni PBBM, na hindi niya palalagpasin itong ginawang ito ni Sara Duterte, sa tingin ko, nakaready na ang mga kaso. Habang sa hearing, ay unti-unti na rin nilalaglag na itong mga nadadamay na tauhan na government or na DepEd officials at OVP officials, itong si Sara Duterte. Unti-unti na kayong nilalaglag. Unti-unti na nilalaglag or pwede rin natin sabihin na nahuhuli na po sa bitag ng mga kongresistang magagaling magtanong, magagaling magkilates at handang-handa para ilabas ang katotohanan. Kaya good luck. Good luck talaga. Sobrang busy. Ito namang tatay, syempre, ay nananawagan na. Nananawagan na sa Armed Forces of the Philippines
siguro hindi man directly na kayo'y magkudita na or mag-alsa na, mag-tiwalag na sa chief of staff. Pero yun na rin ang punto na itong sidigong. Yan na lang ang huling alas ninyo. Sa tingin natin or sa tingin ko rin ano, personally, wala na. Tapos na itong mga Duterte. Meron na rin tayong mga nauulinigan sa Davao na isinusuka na nga rin ng ilang taga dyan etong sidigong at siguradong hindi na daw mananalo. Good luck!